Mga kapuso, hindi pa po naisasakay sa andasang itim na Nazareno ay agad na po itong dinungmog ng madeboto sa Quirino Grandstand kanina umaga. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Pia, kung taon-taon na lamang ay pahirapan nga itong pag-usad ng andas o ng karo na siyang nagdadala ng itim na Nazareno pabalik sa Quiapo, sa simbahan ng Quiapo, dahil sa milyong-milyong mga deboto na sumusugod at gustong malapitan itong poon. Kaninang umaga sa paglilipat pa lang ng poon mula sa entablado ng Quirino Grandstand papunta sa andas ay sakripisyo na ang pinagdaanan ng mga namamalata matapos halos mahulog sa sahig ng entablado ang poon. Hindi pa man kasi na isasampa sa andas ay dinumog na ng mga deboto ang itim na Nazareno para humalik, para mahawakan at mapunasan ng panyo. Dahil dito ay makailang urong sulong ang mga nagbubuhat ng poon at may ilang pagkakataon nga na halos madaganan at matabunan ng mga namamanata ang itim na Nazareno. Tuwing pista ng poon ay nasasaksihan natin kung gaano kalalim ang debosyon ng mga dumadalo rito, pero kanina sa mga sandali na tila walang katiyakan kung maisasampa pa sa andas ang poon ay kitang-kita natin kung paano mangamba, magalit at umiyak pa yung ilang mga deboto at ang sigaw nila ay nasasaktan na daw ang poon. May isa pa nga tayong nakausap na sinabing masakit daw para sa kanya nang makita na tumama hindi umano ang ulo ng Nazareno sa mga bakal na railings. Alam mo, Pia, isang bagay na ngayon ko lamang nakita, yung pagtanggal ng corona mula sa ulo ng poon. At dito sa video na pinapakita natin ay misulan nag-aagawan nga itong mga miyembro ng Hijos del Nazareno. At ayon sa mga nakausap natin, protocol daw ito sakaling dumugin ng mga deboto yung imahe para matiyak na hindi ito masisira. At gaya ng mga nakaraang taon, sa kalagitnaan pa lamang na misa ay nasira na yung barikada sa harap ng Quirino Grandstand nang magpumilit nga yung mga deboto na makalapit na sa poon. Bago ang misa, daan-daang mga tauhan ng police, air force, mga sundalo at iba pang mga naka-formation sa harap ng stage, pero hindi nila kinaya yung sugod o yung pagsugod ng libo-libong mga namamanata papunta sa andas. Gayun pa man daw, maganda pa rin naman daw na sa taong ito ay mabilis nga ang usad ng andas. At dito nga sa may Quirino Grandstand, Pia, ay halos hindi na maramdaman yung kaguluhan kanina na nangyari matapos ng umalis mula dito sa location natin ang andas na may dala ng poong Nazareno, Pia. Cedric, balikan ko lang no, yung kanina, yung dun sa agawan nung corona. Dahil yung parang dun sa video na pinakita mo, pareho silang marshal, pareho silang ihos. At ano yun, dahil hindi nila alam kung sino ang magbabalik dun sa imahe, kaya sila nag-aagawan. Yeah, ang explanation sa atin dyan, Pia, is ang number one na gusto nilang gawin kanina is yung protocol na dalhin na doon sa andas itong corona, alo, para mailagay na si safety kasi talagang ayaw nilang masira. Ang na-observe natin kanina, Pia, sa sobrang gulo ng mga tao dito, sa sobrang dami nung gustong sumasampa, yung tao na may hawak ng corona, akala niya inaagaw sa kanya kasi marami rin gusto lumapit doon para malapitan, para mahawakan yung corona tsaka iba pang mga accessories nito nga po ang Nazareno. At sa kabutihang palad nga, ayan, naidala ito at ligtas naman na naidala dun sa andas. At pag once na isampa na itong Nazareno doon sa karo, ay saka naman inassemble ulit para nga ipagpatuloy itong prosesyon, Bia. Pero Cedric, ilan ba yung mga nakatalaga na miyembro ng Hijos na talagang nakatutok no, dun sa pag-usad nung andas na may dala dun sa imahe ng itim na poon? Okay, Pia, hindi natin natiyak kung gaano karami, ano, pero sa pag-ocular natin kanina is siguro daan-daan itong mga to. Pero ang alam natin, Pia, yung miyembro ng mga Hijos na nasa loob mismo nung andas kanina is 30 to 35 at a time yan. Ano? So pag alis pa lamang, sila yung nasa loob na nung andas bago pa man isampa itong poong Nazareno. At in fact, kanina, Pia, maagang-maaga pa lang sa kalagitnaan pa lamang nung misa ay sumampa na sila dun sa andas. Hindi ito yung dati nilang ginagawa. Usually, pagkatapos yung misa, saka pa lang sila sasampa. Pero dahil sa pagdagsa ng mga deboto kanina, they had to secure your andas din para masiguro na hindi kung sino-sino lang yung makakasampa sa andas, Pia.
O Cedric, eh kasi kabilin-bilinan ng mga pare, eh hintayin muna na matapos yung misa dahil nga in the past few years, ang nangyayari, eh nagkakagulo na, hindi pa tapos yung misa. At kanina parang hindi pa ata tapos yung komunyon, no, nung nagkagulo na? Oo, yung mga sinasabi sa atin ng mga miyembro ng IHOS, usually daw talaga pagka nag-start yung communion, dyan daw i-expect mo talaga magkakagulo na. Ano. Tansya natin kanina before 7 o'clock yung barikada na nakaharang dito, katulad ng mga nangyari the past few years, talaga nagsampahan na yung mga deboto para makalapit dun sa andas. At gaya nga nung in-report natin, mukhang hindi na nga natapos itong misa kanina. At in fact, yung mga pare kanina, tsaka yung mga MC, yung may hawak ng mga mikropono kanina, sumisigaw na sila kanina na tulungan o sikapin na maisampa yung poon papunta doon sa andas. Kasi kung ikukumpara natin doon sa mga nakaraang coverage natin dito, siguro mga 10-15 minutes, medyo talagang pahirapan pa rin maisampa yung poon. Pero kanina, Pia, marami nag-akala na hindi talaga maisasampa na kasi dinambahan na ng ilang mga deboto eh. Tapos nakita nga natin yung iba ayaw bitawan, ayaw kumawala, at saka yung mga miyembro ng IHOS nga kanina ay napilit ang makipagtulakan na doon sa mga deboto para lang maisampa yung poon doon sa karo, Pia. At Cedric, natatandaan ko a few years ago, eh, nandun ka sa ilalim nung andas, no? Sumama ka dun sa mga IHOS. At kanina, parang nakita ko, eh, nakasampa ka rin dun sa ibabaw naman. Paano mo ilalarawan, ano ba mas mahirap, yung matalaga ka dun sa ilalim na siyang naguurong dun sa andas, o yung nandun ka sa taas na hinahawi mo rin yung ibang tao na gustong makaakyat? Alam mo, Pia, parehong-pareho lang. Ang magmamatter lang dyan kung gaano ka katagal doon sa gitna ng mga tao na nagbabalyahan. Years ago, ang nangyari sa atin kasi, Pia, nakasakay tayo doon sa loob ng andas. Kasi ang nangyari doon, medyo organized pa yung pagpasok ng mga miyembro ng IHOS. Kaya napagbigyan tayo na makapasok doon sa andas bago isampa yung poon. Ang nangyari kanina, Pia, inattempt pa rin natin na pumasok. Pero punong-puno na yung andas. In fact, sinubukan pa rin natin pumasok. Pero nakiusap na yung mga miyembro ng IHOS na sabi nila, kapatid o Brad, wag mo na nga subukan dahil siksika na nga talaga. Pero yung na-experience pa rin natin kanina, yung mismo platform o yung mismong pinakatulay mula doon sa Quirino Grandstand papunta doon sa andas ay sinampahan na ng mga tao, punong-puno na ng mga deboto kanina. At kanina nakakasakita na, pero kitang-kita mo pa rin doon sa mukha ng mga deboto, di baling masalya, di baling masiko, di baling matapakan. Ang aim lang talaga nila kanina is makalapit, mahawakan, mahalikan, mapunasan ng panyo yung poong Nazareno, Pia. At syempre, Cedric, doon pa lang sa Quirino Grandstand, eh, napakarami ng bata. No? Nakita rin namin yung video ng mga bata naroon. Tapos yung mga steel railings, nagbagsakan na rin. Yung bubunga ng mga portalet sa video na pinakita ni John Consulta, nagka-UP-UP na rin. Ano yung sitwasyon pagkaalis nung andas dyan sa Quirino Grandstand? Alam mo, Pia, napakabilis nung pag-alis dito nung prosesyon. Ano? Naalala ko nung 2 years ago, even last year, ano, mga bandang alas 11 ng umaga, ay nandun pa lamang sa may bandang Manila Hotel. Siguro mga 50 to 100 meters pa lang. Inabot ng mga 3 hanggang 4 na oras bago makarating doon. Eh kanina, nung umere tayo ng mga bandang mga alas 10, ay clear na halos dito sa Quirino Grandstand. Napakabilis din nung pag-disperse ng mga tao. Napakabilis din ng paglilinis dito. Kung makikita mo dito nga sa background ko, ay halos hindi mo na maramdaman na kaninang umaga lang ay napakagulo ng sitwasyon dito. At maraming mga deboto nga ang sumugod at magdamag na nag-stay o nagtagal dito sa Quirino Grandstand, Pia. Alright, Cedric. Maraming salamat sa iyo. Si Cedric Castillo po live mula sa Quirino Grandstand.